Huwag magusga sa unang tingin. Yan ang ating motto ngayon, Gueros. Dahil ang lugar na pupuntahan natin, hindi basta-basta. Talagang mapapawaw kayo sa mga award-winning and internationally known products nila. Tourist spots at locals na, ay nako, di mo akalaing dito pala nagmumula. Mukha mang ordinaryo sa simula, pero world-class yan, mga Biyahero. Bakit kaya ito matatawag ng world-class? Well, there's only one way to find out. Sumama ka sa biyahe ko sa Davao City. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Davao City, ang pinakamalaking syudad sa isla ng Mindanao. Nasa 2.5 million ang nininirahan dito. Kilala rin tourist destination ang mga isla ng Davao. Sigurado akong sasama kayo sa akin dito. Hello, Samal Island! Nakabisita na ba kayo sa mga isla ng Samal? Oo, yung lugar na 30 minutes lang ang layo mula sa Davao City. Eh yung isla sa likod ng main island ng Samal. Ha? Napuntahan mo na rin? Pero yung private resort na ikaw lang at ilang grupo ang pwedeng bumisita. Ah, hindi pa. You know, na-feature na namin yung Samal Island. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Samal Island is just... it's an island full of resorts na tatawirin mo lang mula Davao. Sobrang convenient, kaya nga sobrang swerte yung mga Davaoenyo. Pagdating mo doon sa Samal Island, kilala kasi yon dahil ganda yung tubig, maraming mga resorts. But actually, ang Samal Island, group of islands yan. Okay? Now, sa talikod, ito yung version ng Samal Island na, well, hindi masyadong crowded. Ganun na lang. Welcome to Talikod Island, kung saan makikita ang isang private resort. Hindi tulad ng ibang resort sa Samal, mapa-peak or low season man, ilan lang ang pwedeng matulog at mamasyal dito. They can actually accommodate 80 to 100. Pero parang the owner said parang mas maganda nang i-limit namin to, you know, probably 3 to 4 groups lang para, you know, to make you feel na parang it's a private island or it's a private resort. Nung dumami ang tao sa main island ng Samal, naisipan ng ilang diving enthusiast na tingnan ang katabing isla nito at gawing resort. They offer full board meals. Check-in ka lang, ayos na. Sige, scuba dive muna. Boring na ba ang cover photo nyo? Try nyo itong mock diving o macro photography para magkaroon kayo ng kakaibang remembrance. Sa itong diving activity kung saan maliliit na sea creatures ang pwedeng makita. Ang Pilipinas ang pangalawa sa kilalang macro diving site sa buong Asia. At sakto ang dagat na nasasakupan ng Samal Island para sa macro diving. Dahil sa corals at sandy bottom na nakapaligid sa dagat ng Samal, madalas itong destinasyon ng diving tour sa Mindanao. Convinced to visit this island? Financial Center of Mindanao. Yan ang bansag sa Davao City.
ang nagsisilbing pangunahing business center ng buong Mindanao dahil sa dami na naglalaki ang kumpanya na nakatayo rito. Mukhang masarap. Mukhang mabango. Mukhang hindi ordinaryong pagkain ito. Yung chef's table, ito ho yung isa sa mga ino-offer namin sa dining outlets namin na kung saan yung executive chef mismo namin ang nagluluto at nagsaserve para sa aming mga guests. I-offer ko ngayon sa imo kanyang itawag naming 5-course meal. Thank you. Siyan, chef. Thank you. You have, of course, your choices of your buffet. You have your a la carte menu. But then again, they have this type of service, a la chef's table ba? Na katulad na sinabi ni chef na mag-offer sila ng, it's either a 3-course menu or a 5-set menu. Isang food and beverage tradition na sikat sa Amerika ang tinatawag na chef's table. Isang private dining experience to sa pagitan ng chef at ng diner. Ito po yung classic kinilaw. Kinilaw? Oo. It's very famous dito sa Davao. Mm-hmm. Pero with a twist. The twist? This is the locust bagnet. Uy. And then with kinilaw. Sige, chef. Subukan ko to. Thank you, thank you. Uy, panalo. Mahang. Sarap. Tapos yung bagnet nila, it's actually thinly sliced. Actually, bacon to bacon. It's very crunchy. Sa kinilaw, di ba yung texture, syempre ng isda, malambot. Kaya okay din yung pipino, dahil yung pipino, bukod sa nagbibigay sa'yo ng very refreshing flavor, yung crunch ba yung hinahabol mo, yung texture, eh, meron ka din ganyan. Yan. Yan din hinahabol mo. So, kapag meron kang kinilaw na malambot, ayos. Good vision. Ito yung second course natin. Chef, masarap yan. I like. Sarap. Panalo. Galing. Actually, hindi ko narinig si chef ko ano to, pero from the looks of it, it's tomato-based. Mozzarella with the parsley and garlic. Okay, panalo sila sa presentation. Panalo din sila sa pagkain. Weakness ko talaga tinapay pati keso. Masarap yung soup. Or gutom lang ako. Hindi, masarap. Ito yung mga times na ayokong dumating ka dahil kukunin mo na to at hindi pa ako tapos dahil sa sobrang sarap. Sarap siya. Pero alam mo, kailangan mo kunin to. Pwede mo huwag munang kunin to. Kasi babalikan ko to eh. Lalagyan ko na lang muna dito. Or should I say, the first three dishes, it's very good. Hindi lang good. It's actually very good. Ayan. Siguro nag-break lang ni chef. Pwede tayo bumalik sa soup. Kaya naman rules eh. Bread pa more. Now, it's time for the main dish. Ito yung pinaka-famous namin dito sa Polo bistro namin. Ito yung bibibak rib version namin. Medyo komplikado to. Uy, may French beans rin sa ilalim. At ano to? Kamote chips. Pati mangga. Yun, no? Okay sa inyo yan? Okay ba yung sa inyo yung taba na yan? Ayos ba yun? Ha? Eh, kumikit na lang kayo. Mag-slice na lang kayo at ilagay niyo yan sa inyong bibig. Okay yan sa inyo? Sige. Ikaw tayo, ha? Mm.
Mainit pa. Natutuwa ako. Like, sabon, kinakain din natin ngayon. Pinapasok din nilang local flavor. They take pride in their pomelo. It was sweet. And maasim at the same time. Baka kailangan maasim. May green mango naman pala, ikaw talaga. Ito, last na to. Last na ba yan? Sandali lang, chef. Ito lang, ito lang. Ito na to, ito lang to. Chef, sandali lang. Pasensya na. Eh, talagang ina-appreciate ko lang yung pagkalambot ng ano mo eh. Ribs. Dessert natin. Sige po. Pero huwag mo muna kainin. May kulang pa yan, ha? May kulang pa? Ito yung famous durian creme brulee namin. Ano po sinabi nyo? Durian creme brulee? Ah, meron. Mali ba? Mali ba sinasabi ko? It haunts you. Durian haunts you. It's like Freddy Krueger. Chef, pag sinusunog mo ba, nawawala din yung lasa ng durian? Oo. Sunugin mo pa. Okay na sana yung creme brulee, pero sinabi mo durian eh. Sunugin natin, ha? Favorite ng lahat, durian? Oo naman, favorite to ng lahat. Thanks, chef. Okay na eh. Okay na yung first four eh. Pero, like a good sport, susubukan ko pa rin. Like a good sport. Ooh. Mama? Hindi ko talaga kaya. Yung parang sana yung cherry on top. Pero, cherry nilang kakainin ko. Ayos. Adjust lang ng konti. Breathe in, breathe out. Feel the wind. Hear the waves. Or should I say, listen to the waves. Do you see what I see? Ano kaya ang kwento ng lugar na to? At tila nananatili itong paraiso. Kayo nananaginip, ha? And yes, nasa Davao pa rin tayo, mga biyero. 45 minutes mula sa Davao City, matatagpuan ang isla na to. Isang 5-star resort ang itinayo rito. Dito lang ang 5-star resort sa buong Mindanao. Bukod sa gandang mapapanganga, may iba pang sikreto ang lugar na to. Ang bahay na to ay katulad ng mga bahay ng mga katutubong nakatira sa dagat ng Samal na makikita sa Sulu Sea. Isama pa ang parola na nagsilbing dating lighthouse sa isla na ngayon ay isang iconic landmark na. Dahil exclusive ang lugar, asahan ang mataas na kalidad ng serbisyong ino-offer nila. Kaya ang mga turista lang na naka-check-in ang pwedeng bumisita rito. Sabi ko naman sa iyo eh, it's all about exclusivity and privacy. Alright, beautiful day mga biyero. Dito tayo ngayon sa Malipano Island. Separate island from the main island ng Pearl Farm. At dito sa Malipano Island, they have 7 suites. 7 special suites. At pasukan natin yung isang suite na titira natin. Yan! Pagpasok mo pa lang, ito na yung sasalub mo sa'yo. Open area. Para at least ramdam mo talaga yung hangin mula sa dagat. Tapos nun, maririnig mo yung tulog ng tubig, tulog ng bangka, tulog ng mga ibon. Perfect. Tables. You have couches for lounging around. Meron tayo mini bar. You have your coffee machine. Of course, you have your complimentary drinks inside. At meron tayo sa isa sa mga harto. I think this is their master's bedroom. Naginamit ko na. Sorry. King size bed. Pag gising sa umaga, dagat. Sarap.
Pwede rin namang makuha ang exclusivity na inaasam-asam nating lahat sa isang pribadong isla. Pero kung gusto nyo ng accommodation na within the city lang, perfect ang presidential suite sa nag-iisang 5-star hotel sa Davao City. Samahan pa yan ng relaxing massage. Anyway, CR, very, very nice. At dito natutulog sila. Hindi ko sila kilala actually. Anyway. God, grabe. May room dito, may master's bedroom, at meron ding bedroom sa taas. And that is the suite, or one of the suites, dito sa Malipano Island. For now, time for some flying lessons. Jarvis, where's my suit? Lakas mga superhero, di ba? Iyan ang flyboard! Isang klase ng hoverboard na may kakayahang lumuad. Nakakonekta ito sa jet ski gamit ang hose kung saan ito kinukuha ang force para maiangat ang rider sa ere. Nakakatuwa kasi siya. Sige mo, hindi mo maiisip yan na magkakaroon ng ganyang gadget. 5 years ago. Di ba? They think of really, really cool ways for you to have fun sa tubig. Lahat ng makakasubok ng flyboard, basta't makalipad, ay sigurado mag-enjoy. The process of actually learning how to fly, isang prosesong nakakatuwa din eh, at masaya. Pero yun nga eh, parang yung transitioning from, oh no, am I gonna balance, am I gonna fall, to, wait, kaya ko nang maklat. Yun, masaya. Tapos ang bakit ka ng bakit, bakit ka ng bakit, hanggang masagasang ka ng aeroplano, dumugos, sumabog yung mukha. Sorry. We follow also the international standard of resort or hotel. Yeah. Here, we follow the DOT standard. We are just awarded by SAN Green Awardee, or Green Hotel Awardee. It means to say that we are eco-friendly resort. Aside from the accommodation, aside from the privacy, exclusiveness, the food and the ambience as well. Isa yan sa pinupuntahan ng mga tao. First time ko dito, I mean, I've heard so many things about Pearl Farm over the years. Even though they're like one of the first few highly rated and like top resorts here in the Philippines, probably topping Mindanao. Ngayon ko lang na experience. Sayang, it's just an overnight. Pwede bang over month? Alam ko, all good things must come to an end. Pero kahit may katapusan lahat ng bagay, dapat masaya pa rin, di ba? Ano nga ba ang magpapasaya sa isang biyahero? Alam nyo na, foodventure na to! Good evening mga biyahero. Darating na naman yung gabi kung saan sinushoot nyo ako na maraming pagkain sa harapan ko at wala akong kasama. Don't worry. Kasama ko yung crew ko. Siyempre ang Pearl Farm, labing dagat, mag-o-offer talaga sila ng samut-saring seafood. For sure, it's fresh, it's yummy, it's just hotel prices. Yes and no. Okay. Isipin mo, is it worth it? Probably. Kasi meron silang mga salo-salo meals or salo-salo sets. Meron silang fisherman salo-salo. Meron silang hunter salo-salo. Pag fisherman, all seafood. Pag dito sa hunters, pretty much mostly meat with veggies. So it's pretty much like a boodle fight. But it's not dahil nga gagamit kayo ng kubiertos. But the point is, pasok kapag tatlo or lima kayo sa grupo. At kung ito lang yung order niyo, pwede. Now, one example. Fisherman salo-salo. Meron kang, uy, mukhang panga to ah. Panga ng tuna. Tama, panga ng tuna. Meron kang lato. Meron kang maalat na itlog. Meron kang, uy, squid na inihaw. Yun ang hinahanap mo, yung okra. Everything grilled, it's pretty much here. You have your shrimp. But this is very interesting. Of course, your grilled seafood. The very
famous and very staple kinilaw. She'll always be delightful pag nasa tabing dagat ka. And of course, ito yung other option nila, which is the meat lovers type of salo-salo. One of the advantages of, you know, ordering a meal like this, the salo-salo, is that nag-iisip kayo, 3 to 4 or 3 to 5 people, anong orderin natin? Hindi, pare, orderin mo yan. Ito orderin ko. Ito orderin para meron tayong... Ito na to. This is it, pansit. Wala silang pansit, pero... This is it. Kain tayo? Bonjour, madame. Monsieur. Meet Chef Claude. I started my career in my hometown, and from there onward, I managed to travel all over the world. I have been 25 years in the Philippines. I started cooking in Davao when we started our restaurant. I started the restaurant with my wife in 1996. We were the first one in Davao. We started small across the road in Rizal Street. We stayed there 15 years. The service is French, very French. We recreated a little part of France and in this restaurant, combined with the quality of the food and combined with the quality of service. Ramdam na ba ang French feels? Hindi pasok, no? Nasa Davao tayo, pero kumain tayo sa isang French restaurant. But right now, during their lunch, meron silang salad bar, which is actually separate from their a la carte menu. But just pay $500, you can actually have a selection of fruits and or veggies. Speaking of chef, Chef Claude. Ah, I can toss the salad. Sige. Sure. So yun pala yan, kuminsan diba nakakaproblema tayo kapag kumukuha tayo ng salad, eh yung plato naman hindi naman ganun kalaki. Tapos nahihirapan kang mag-mix ng salad. They have their own mixing bowls or mixing station and they just give you your salad after. But anywho, this is my table. And yeah, good afternoon. Hello. Isang fine dining restaurant ang Claude's Le Cafe. And when I say fine dining, I mean it's not your ordinary restaurant. Kitang-kita ang pag-aalaga nila sa customers dito. Why do you think people come back to your restaurant? Number one, I would start with the building, perhaps. Very nice house. We had to adapt it to our needs. Kitchen outside because it's a wooden structure. The number two, to answer your question. It's the food. Probably the food. Probably. The quality of service. The quality of service. Right. I import my oysters from France. Why? Why from France? Well, what's the difference, the taste, from France very, and locally? Very different. Very different. It takes 3 years. On half to get the size of an oyster like this. So, if you eat the Rockefeller, you eat it as a whole, just one. Yes, right? You can, pretty you can, much. You can. Mm. Thank you, Chef. Mm. Laki ng oyster niya. I normally don't eat clams or oysters. But if it's as big as this and well presented as this and it's not really from here, might as well try it, diba? I have no basis for comparison. But for me, it tastes good. Subukan natin itong it's duck. It's duck. Mmm. Hands-on to chef. We cook the steak medium rare, is that okay for you? Very fine. Thank you, chef. Right. Correct. Kasi yun yung gusto ko kapag medyo rare yung steak dahil it's not gonna be chewy. Alam mo, may mga maraming Pinoy na they will opt to have their steaks cooked
to either medium well or well done. Medyo, you're killing your chance, the possibility of experiencing a proper steak. For this, it's actually medium rare. Succulent, tender, goes well with the gravy. Now, it's tepalu dessert. In Tagalog, pahinging panghimagas, please! Lak ng tinapa naman, iniiwasan na kita eh. Sige, subok lang, subok lang. You know, the crepe's texture naman kasi is fine. It's yummy. But I just... It's this durian taste that... I am personally not my favorite, the durian. Okay? It's just me. It's my personal preference. But then, it kind of balances when... This is not durian. It is vanilla ice cream, no? Yes. Yeah. Thank God. Merci beaucoup. Thank you very much. Life is sweeter when there's chocolate. Isang chocolate farm sa Davao ang kilala rito at maging sa ibang bansa dahil sa kanilang locally made chocolate. Sabi nila, hindi ka nakapunta ng Davao kung hindi mo natikman ang chocolate rito. So ako mas parang kilala ko yung Malagos sa Malagos Garden eh. Kasi parang we featured that a couple of times in the bird show. Now we have, from one cheese, now we have about 20 kinds. You have cheeses and then you also have chocolates. Yes. In the early maybe 70s, 80s, we had a lot of cacao in Mindanao. This is like international, you know, international standards. Yeah. We try with the Filipino, the beans of course, the Mount Apo there, the Bahay Kubo is there. Para sa mga hindi nakakaalam, I mean, okay. The higher the cocoa percentage, mm-hmm. It's gonna be bitter. Diba? Well, the bitterness should be there because it is chocolate. It is chocolate. You know, it's chocolate. Yes. Oh, yes. Oh. Where should I start? I'm guessing lower, no? 60, no, from the lowest. 65%. Yes. So a little vanillin and a little lecithin there, here and there, but. Okay, so 65%. Nalasahan ko. Ano yan eh? Hindi pa ganun ka bitter. It's actually, it's still, for me, it's still sweet, mm-hmm. Very doable. Definitely will taste good with coffee for me, just black coffee, love it. I'll try the 72%. Yeah. That's my chocolate, for me. Ah, this is your chocolate? No, for me. Kaya ko pa. Kaya. you're a brave man. Kaya ko pa. 85, let's do 85. If you want, I laugh trip because the sugar content is only 6 grams. No. Pagkatapos ng initiation sa pagkain ng tsokolate, time for the sweet surprise. Alam niyo mga biyero, ang Malagos chocolate ay nabigyan ng bronze award for the best unflavored drinking chocolate ng isang London-based award-giving body, the Academy of Chocolate. And we also have the hot chocolate, which is our signature. This is what won the bronze award. This is our tablea. You know, I grew up with this type of drink because, yeah. Lala na, we call it sausaw. Anyway, yeah. It brings back memories. Ah, I like it. Alam mo tapos na, no? Teka, may bonus pa. Keso ka ba? Kasi ang kesarap mong kasama. Ang cheesy, kasing cheesy ng susunod dating titikman. Kesong puti is a Filipino style cheeses. It's not meant to age. You know, regular kesong puti, nakabalot sa daw na saging. But of course, we don't do that here. No problem, it's okay. It's a little hardening agent and a little salt. Okay. So you can first try it with the pesto. Kesong puti naman kasi alam naman natin dahil kahit saan naman natin kinakaya ito, kahit ang provincia din. But it's my salute to the Filipino cheese maker. Right. These are the
French style Filipino made. French style Filipino made. What does that mean? Well, Charb is a typical French cheese. Okay. That's what you see in a lot of French restaurants na fresh cheese. Yun yung kesong puti nila. Mm. But Philippinized because I put Filipino fruits there. Ah. Yeah. Usually, amoy nilang ganyan, di ba? Eh, whatever works. Mmm. That's what. And sorry, but I can just compare it to cream cheese. Paano masasabi na narating mo na ang Davao? Simple lang. Paglabas mo pa lang ng airport, maamoy mo na agad ang paboritong prutas dito, ang durian. Pero bukod sa maamoy mo na ang durian, makikita mo pa ito dahil isang malaking replika agad ang sasalubong sa'yo. Tadaan! Ang gumawa nito, isang national artist, si Kublai Milan. Makikita ang iba't ibang naglalakyang iskultura niya sa buong Mindanao. May distinct features ang bawat obra niya, sa mata, sa bibig at sa katawan, na madalas na sumasalamin sa kultura ng Mindanao. I'll show you the sun. Pwede tayo. Okay, Kublai, last time tayo nag-usap was like medyo a long time ago. I think mga 10 years ago na yata yun, eh, di ba? Featured you had like your house, the three-story house ba yun? Yeah, four-story. Four-story house. It's actually a hotel. Ay, a hotel. Biglang pagkatiting ko dito, ano na, as in, sobrang lawak. At ikaw mismo gumawa nito lahat. Yes. Paano, saan mo naiisip? Kasi yung, when we had kids, I thought na we were living on air. Nasa tuktok kami, nasa fourth floor kami. Okay. So I thought na this is not the way to grow up kids. Right. Okay. So parang feeling ko na parang I needed to ground them. Right. As a father, sabi ko I'll build a house na nasa lupa. Right. Where do you get your inspiration from your artworks, your structures? Well, nature of course. Nature. Okay. So this house is like growing with nature. Right. So hindi siya yung planado na dire-direcho, but if you come to look at it, nature is actually part of the house. So I think the best way for a father to grow his children. Right, right. With nature. With nature. As natural as possible. Yes. Ah, okay. Uh-huh. At least ito, parang nakikita ko nga yung second floor, bukas na bukas. Isa din yan na sa akin kasi pag bukas yung bahay mo, bukas yung isipan mo. Okay. So you start changing your consciousness by changing your home. Okay. So buksan mo bintana, buksan mo lahat. You open up to the universe, parang gano'n. For yes. Tourists, can they visit your house? One, no. 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 This is personal. This ikaw is lang, pwede. Yeah. These are my collections from other artists. Ah, from other artists. Mm. Okay, okay, all right. So here, this is an unfinished work. Looks like you've traveled around the world. Around the world. Ganun din, kami ng wife ko. How many countries na yan? Kung saan-saan. Siyempre, that's how you open up your mind. Right. Open up your eyes. Pero ang kanyang obra, hindi basta-basta. Naniniwala kasi siya na ang bawat obra ay pwedeng maging daan sa kapayapaan at pagpapakita ng kultura. So basically this one is for this wall. Okay. This is going to be my gift for Mindanao. So all my monuments around Mindanao are found in this painting. So basically, when I do my sketches, wala siyang erasures, just the flow of the hand. Parang yun na, that's it. I respect my lines. Hindi lang sa Pilipinas nakaabot ang kanyang mga artwork, dahil kahit taga ibang bansa ay napahanga niya. Can we talk about your yung mga international accomplishments, recognition. Ah, yung nakakahiya. I mean, your favorite piece na lang. One of my probably
nakakahiya, no? When I was asked by the Philippine by the Vatican, the Philippine Embassy in the Vatican to do a special crochet Belen. Okay. So yun naman, sabi ko, I can only do it with my bringing my culture to other countries. So ginawa ko doon, I created a Filipino or a native Belen. Okay. Made from indigenous materials. Okay. So nilagay namin sa gitna nung St. Peter's Square. Okay. So it was I'm the first Filipino who put pieces there in the middle of the square. And it was for Christmas. Oh, for Christmas. So it ran from December to, I think, February. And then binilik sa inyo? It's in the Vatican now. It's in their I think, nakatago. Nakatago na lang. But I was able to really bring actual musical instruments. Nice. And Pope Benedict blessed the pieces. Wow. And he was there to bless those pieces. So that's one of your highlights. So I was there. I was standing there looking at the Pope and my art, and how did of course it feel? I had tears. Wow. It was just too much for an artist. Syempre, huwag natin kalimutan yung kasama mo. I mean, that raking in the awards as well, pero in the music industry. Yes. So, kaya yung bahay namin, talagang ang mixture, yung mga anak namin, because we're art and visual art and music. Mm-hmm. So I also encourage her to write songs for Mindanao. Right. Writer, composer, singer-composer. Singer-composer. Speaking of. Si Manju ay isang solo artist mula sa Davao. Award-winning din siya, kagaya ng kanyang asawa. Gumagawa siya ng musika para maisulo ang kultura, kalikasan at kapayapaan. Such a power couple! I've been a singer-songwriter even before I met him. Mm. So, even then, my music is grounded already sa culture ng Mindanao. You're also from Mindanao. Yes, born and raised here in Davao. Oh, okay. Kitabo talaga ako. So tell me about, parang sobrang sumasabog na yung bahay sa talento. Tandem, ano yan? Grabe, wait, one, two punch. Partners in crime. For Mindanao. For Mindanao. Paano? How do you guys work together? I gather inspirations from his work and our surroundings. Yeah. Naman. Pag may monumento ako, may musika siya. Oh, di ba? So ano ba yan? Sige, I'm gonna start on a project. Ikaw, ako rin meron akong sinusulat. Kasi, for example, may typhoon. Okay. Gawa ako ng memorial monument for the typhoon. Okay. She writes music for the families and the victims too. Paano nga ba nasusukat ang pagiging world-class ng isang lugar? Sa ganda ba ito ng mga tanawin? Sa sarap ng pagkain. Galing! Ayo! Ayos! Sa isla tayo kung saan walang kuryente, water faucets and stuff. Kaya magamit tayo ng balon. Ang bigat anak ng tinapa! Ilang kilo to? Mga 6 kilo. Sir! Tinapos ako eh. Shampoo, sir! Pakibili mo ako! Mga Biyahero, did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this, subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakita nyo dyan sa baba. Plus, meron pa kami mga shorties. Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na siguradong ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click! Huwag nyo na akong i-pinch. Just click!